Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatautin. At ang ating pag-uusapan ay tungkol sa dignidad, dangal ng pagkatao. Ito rin ay tumutukoy sa dignidad o likas na pagkabukod-tangi ng tao. Handa ka namang matuto? Tara na, simulan na natin. Bago natin alamin kung ano nga ba ang dignidad, ang mga sumusunod ay mga pangunahing konsepto ng dignidad. So, balikan natin, ano nga ba ang dignidad? Magaling! Ang dignidad ay ang dangal ng ating pagkatao. Ito ang pagkabanal at pagkakabukod-tangi natin bilang tao na nag-uugat mula sa ating material at espiritual na kalikasan. Walang ibang nilalang na higit na banal kaysa sa tao. Ang bawat tao, simula ng kanyang pagkalalang, ay biniyayaan ng dangal o dignidad. Ang tao ay nilalang ng Diyos na kanyang kawangis, may isip at kilos loob at dito nakabatay ang kanyang dignidad. Tumungo naman tayo sa dignidad at karapatang pantao. Ang bawat tao ay may dangal na pinagmumulan ng kanyang karapatan. Ang mga ito ay nasasaklaw ng mga karapatang pantao na karapat dapat igalang sapagkat ang tao sa kanyang kalikasan ay may karangalan o dignidad. Ang pagsanggalang at paggalang nito ay iginagawad para sa lahat, maging anuman ang gulang, kabuhayan, kasarian, relihiyon o lahi. Puntahan naman natin ang paggalang sa sarili, simula ng paggalang sa pantaong dignidad. Ang pag-unawa natin sa ating pagkatao sa ating sariling pagkatangi ang susi ng pagkakaroon ng ating paggalang sa sariling dangal. Ang paggalang sa sarili ay nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa sariling dangal. Ito ay naipapakita sa wastong pagsasaayos ng katawan at sa kaluluwa. Ang positibong pagtingin sa sarili, kaaya-ayang pagtanggap sa sarili, mabuting pakiramdam sa paggawa ng mabuti at pakikipagkapwa ay pagpapakita sa paggalang sa sarili. Kung may paggalang ang isang tao sa kanyang sariling dignidad, may kakayahan din siyang gumalang sa dignidad ng iba. Paggalang sa karapatan ng kapwa, paggalang sa dangal pantao. Kung ano ang likas sa iyo, likas din sa iyong kapwa. Kaya, kung mayroon kang karapatang ipaglaban ng iyong dangal, mayroon din karapatan ng iyong kapwa. Kaya, mahalaga ang pagsusuportahan ng kapwa-tao sa pagpapatibay ng dangal pantao. Sa inyong palagay, ano ang nakakaapekto sa dangal pantao? Ang konsepto ng dangal ay walang higit na mababa o higit na mataas. Maliwanag na ang pagsanggalang at paggalang nito ay iginagawad para sa lahat, maging anuman ang gulang, kabuhayan, kasarian, relihiyon o lahi ng pantay-pantay sa dahilang pantay ang kanilang kalikasan bilang tao at pantay rin ang mga karapatang pantao. Pero tandaan, subalit bilang isang pagpapahalaga o katangian, ang dangal ay maaaring mabago. Gaya ng ibang pagpapahalaga, nagbabago ito batay sa kalidad ng ating pamumuhay. Ang dangal ay ibinababa kapag ang tao ay nagiging masama. Kagaya ng pagpapababa ng kanyang pagkatao, bumababa ang kanyang dangal. Ang taong nagpapakabuti ng pagkatao ay nagpapakabuti rin sa kanyang dangal. Ang pagbabago ng dangal ay maaaring maidulot ng sarili o panloob ng mga salik o dulot ng mga panlabas na salik. Puntahan naman natin ang tatlong antas ng aksyon sa pagpapatibay ng dangal pantao. Una na dyan ay yung pansarili kapag tayo ay may mabuting buhay. Sumunod, ang pakikipagkapa o pagkakaroon ng mabuting ugnayan. At panlipunan, ito yung ating karapatang pantao at ang batas. Ngayon naman, ating alamin ang apat na pinakamahalagang aksyon sa paggalang ng dangal pantao. Alam nyo ba na ayon kay Pope John Paul II, may apat na mahalagang aksyon para sa pagtanggol at paggalang sa dangal pantao. Una ay ang pagtanggol sa kabanalan ng buhay at ang pinagmulan nito. Nandyan din ang pagtanggol sa dignidad ng paggawa, pagtamo ng buong edukasyon at kalinangan, at pagpapaunlad ng kabutihang panlahat at karapatang panlipunan.
Lagi nating tatandaan, ang buhay ay banal at ang dignidad ng tao ang batayan ng moral na pamumuhay ng isang lipunan. Sa kasalukuyang panahon, maraming hamon ang hinaharap sa pagkatanggol ng dignidad ng buhay. Kaya, huwag nating kakalimutan na bilang isang kabataan, laging manatiling mabuting tao. And I hope marami tayong natutunan mula sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam!